Geniuses turn to ban. Fanatics turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Evil geniuses turn to ban. Fanatics turn to ban. Geniuses turn to ban. Good morning mga boss! Welcome back dito sa ating Quinic para sa isa na namang bakbakan dito sa ating Loot.bet Dota 2 Summit. Okay. So, ikaw Dan. Ano bang EG Fanatic? Fanatic ako. Siyempre, ikaw bebet eh. Ikaw analyst eh. Fanatic. Daw. Match winner ba? Ayan mo. Match winner. Ikaw ba? Kung... Hindi, ikaw analyst eh. Ano ba maximum Sarabaw na bet natin? Sarap ulo mo. Hindi nga. Magkano ma... Ano ba? Ano lang, 10 lang. $10? $10,000, gago. ₱10,000. Ano ba? Ang gulo nyo ah. Ano ba? Max 1,000. Oh. Di, ano, 500. 500 lang. Oh, 500, match winner. Uta, mahina loob. Di, max 1K kada ano, kada tab. Map 1? Oh. Game 1 winner, ano? Sino? Fanatic. Ah, Fanatic daw. O, sige. Game 1 winner, 500. Fanatic, 500. 500 din yan. Dan, 500, bagong ligo. First and kills. Oh, Fanatic ako dyan. Oh, Fanatic din ako. Oh, Fanatic. Medyo, ano kasi, slow pace maglaro yun. Oh, but 250. Niloloko mo ba kami, Eugene? Pero yun na nga, let's go back to the ball game. Eugene, ikaw nag-press dyan ha. Oh, bumahala dyan ha. Kita nyo na, wala kami dun. Pero yan mga boss, ito na nga nagbabalik na po tayo para sa ating game number 1 between EG and Fanatic. And ito nga pala, follow nyo yung mga social media accounts namin. Si Dan, private Dan 30. Bakit 30? Birthday ko, December 30. Ah, okay. December 30. Dapat nga sa akin, sabi na nanay ko, dapat ipapangalan daw sa akin, Jose. Jose, oh, Jose, bakit? Jose. Dapat kasi Pepe na lang. Hindi, ayaw niya daw. Kasi karamihan daw ng Jose, babayero. Ah, babayero ka naman eh. According to history, oh? Raulo ka ba? Kaya pala sakto, no? December 30. Ibang Daniel sa Jose. Iba yung mga ibang Daniel. Kahit iba pangalan mo, pagdating ng December 30, pinapanganak ang mga babayero dyan. Loko lang. Ano? Ano? No. Okay nga. Oo nga. Hindi, gusto siyempre, sana pangalan sa akin. Jose. Hindi, dapat nga Pepe na lang pangalan. Pepe, delikatan. Pepe Baluyot. Pepe Baluyot. Oh, puta, mas pambabayero yung pangalan nila. Oo. Anyways, ito na nga pa natin at EG. Ngayon, itong dalawang to, nagkatapat na dun sa group stages natin. Nag-1-1 sila. Pero, anong sinasabi mo sa akin kanina, boss? Ay, yung ano? Ngayon lang sila nakapagtapat? Ngayong season, dito lang sila sa tournament na ito, ngayon nagkatapat. So, pero yung before dito sa tournament na ito, last time na nagtapat sila, saan? TI9. Ah, TI9 pa. Pero ang mga matches or yung record nila doon, 2-0 in favor sa Fanatic. Sa Fanatic. Okay. Pero itong EG kasi, baga, ibang ano na ito. Eh. Ano na ito eh. EG... Parang EG 5.0 na. Yan, EG 5.0. Hindi lang 2.0 eh. Kasi ang daming na iba talaga eh. And, baka hindi nga 5.0. Baka umabot na ng 8.0 yan eh. Ayan. Kasi ito ah, si Void Spirit, ginagamit talaga yan dito. It's either si Abed or si RTZ. Even si ano, si, si Aramzes, nakikita ko sa Pops, nag-Void Spirit niya. Oh, ayan kasi kagandahan sa Void Spirit ngayon eh. Kumbaga, parang na siyang ano, tiny. Ah, na oh. Pwede mong gawin ano from 2 to 5. Eh, hindi.
2-4. Oh, tama. 2-4. And then 1-2-4. 1-4. 1-4, oh. Kasi kinikerry din yan eh. 5 lang di siya masyadong nilalaro. Labo din kasing maging 5. Mm. Medyo mababa yung ano yun, yung mana pool. Parang siya nga yung ano, diba? Parang siya yung nagiging bagong tiny ngayon. Mm, pagdating sa kung ano, flexibility ng hero. Yes. Pero kasi in terms of disable, kung disable lang ang habol mo, magta-tiny ka na lang. Diba? Kasi remnant lang naman dito kayo na eh, kay Void Spirit eh. Pero sa'yo okay din naman yun. Yung mas malakas kasi sa burst yan eh, si Void Spirit. Si Void Spirit, no? Kumbaga, pagka remnant mo, buhusan mo na lahat ng skills. De, tsaka ang kagada kay Void Spirit, ano yun? Tawag dito, kahit core, kaya niya i-burst. Hindi ka tulad kay Tiny support, na kunyari, bumili ng bracer yung support or yung ano, yung makunat na yung core, ang hirap mag-burst down, diba? Kumbaga, magiging roll mo na lang sa Tiny position for. Taga-toss ng ano, kalaban no, kaya pang-save na lang yung toss mo, di ba? Ganun na lang mangyayari. Tama nga naman. Pero shoutout muna dito kay DJ. Nakakasend lang ulit ng 25 stars. Ito, lagi ito nanonood sa atin. Shoutout sa'yo, best. Tsaka ano yung pangalawang linggo niya na yun, ano, na streak. Oo, oh, ito. 25 stars talaga, best. Thank you, boss. Shoutout, shoutout. Pero, syempre, papalakpakan natin yan. At ano nga pa nga bang iniintay nyo, i-show nyo na ating stream dahil ito, ang dalawa sa matindi-tinding maglalaban. Gene, pakita nga nung ano, pakita Gene, nga adjust mo ngayon yung color na ano. Yung... Nawawala si Dan. Nawawala. Don't you feel so good? Uy, shoutout mo rin. Uy, sana si Drama. Uy, Anthony Cruz, boss, shoutout, man. Share mo na din stream natin, di ba? Eh, wala naman kasi laban TNC ngayon. Eh, di, cast muna. Oh, ay, panatik. Eh, likod. Patingin na likod. Patingin na likod. YouTube ba nakalagay dyan? Tingin na likod. Hindi. Scammer ka. San? Ano yun? San? Kapo ka lang. Yan. Ano, shoutouts nga pala kay Boss Pau. Para kay Boss Pau. Boss Pau bago. Binigay na lang. Binigay ba or ano, yung may trade? Abigay. Grabe naman. Dami binigay kaso, puro medium. Puta, nagsisi akong mataba ako eh. Sayang naman. Ako medium ako eh. Smaller medium ako eh. Si Axel. Sayang. Wala eh. Pero anyways. Panatic number one daw, so kaya pala nagpanatic si Eugene eh. Grabe yung bias naman ng TD natin. Bias, TD lang bias. Pero yun nga mga boss, punta na kayo sa ating loot.bet kung gusto nyo nga mag-bet ng real money para hindi na hassle sa pagbebenta. Gamitin nyo lang ating bonus code na Lubon. Ayan, shoutouts nga pala kay Boss Rebby. Na nakarating lang. Shoutout kay Pilage, yan, na nag-comment din dyan. Oy, Pilay! At, pag ano, pagaling ka. Eh, literal siya naging Pilay ngayon. Oo, Pilay. Kasi namamaga yung paa niya. Si Gout. Kasi Gout. Ang hilig mo pala magduda, ano, Pilage, may gout ka. May doubt ka. Sali ako. Oh, yeah. Ay, pero ayeto na yung ano, yung position for nila, most likely. Okay. Tiny ni Crit. Ay, hindi. Kailangan natin tong ipa-analyze sa two-time champion. Ay, sa bagay, oh. Yeah, no? Panatic analyst. Two-time champion. Panatic analyst. Wala akong pake sa'yo. Civil War lang. Civil War. Sorry. Pero ano bang masasabi mo dito as a Civil War two-time champion? Kanina kasi. No, ay, sorry. Palakpakan sana. Wala pa. Sorry. Hindi, kasi kanina, nung sa first game ng... Kaya kasi sa first game ng ano, EG versus... Sino ba yung kalaban nila kanina? Bo, ewan kasi, ikaw tedi dun. EG versus... OG Seed. Finers pick nila yung... nasa first space yung Storm Spirit. Tapos... Later on, nag-pick sila ng Templar Assassin. Tapos yung RTZ yung nag-storm. Parang, ang ginagawa nila lagi, sa first two picks lagi ng EG, nagpa-prioritize sila ng DOS na pick. DOS na pick? Position 2 na position pick. Tapos later on, ibibigay nila kay RTZ yung pick. Yung hero na yun, kapag hindi komportable si Abed sa kalaban na yun, sa mid na yun. Halimbawa, katulad kanina, may storm na, nag-templar pa. Biglang gano'n yung mangyayari. Parang hiningal ka, Palakpakan natin siya. Papalakpakan natin. Ayan. From ano, from two-time Civil War champion. Yan. Diba? Siyempre, makikinig tayo dun sa two-time. Yan o. Alo eh. Ano lang kami dito, kit-kit lang kami dito. Nakakaya naman sa harap ng isang two-time champion. OJB. Ikaw, one time. Magka-two-time yan. Possible two-time. Possible two-time. Malay natin. At speaking of Civil War,
abangan niyo yan sa March 14 to 15 since malap nag-approach na yung lockdown natin doon. At least na, may mapapanood kayo ng data, diba? Mismo. Tutukan na natin ang Civil War and take all the negativities away at manood ng Civil War Season 4. Hindi lang naman na lower bracket yun. May All-Star March yun tayo ng 14. And also, Grand Finals yung 15. At kahit wala tayong ESL Los Angeles Majors, abangan nyo yung mga contents na iahain namin sa inyo araw-araw. Kahit na sabihin natin may lockdown dito sa NCR, syempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating coverage sa Dota at ang telecontents. At syempre, para din maging entertained kayo sa ani kanila mga bahay, punta na kayo sa Dota 2 Hunt at gamitin yung ating referral code na Lupon WXC para makapag-flip po tayo dyan ng inyong mga items. Ngayon, kung nagkatatalo kayo dyan, minamalas at feel nyo sinaswerte na ulit kayo, punta na kayo sa Let's Bet at pumili dyan na kila Boss Alo ng mga Beta Balls, which is fb.gg/Beta Balls. At nga, kung real money naman yung hanap nyo, yung katulad yung ginawa natin kanina, Lootbet lang tayo dyan. Yung tournament natin ngayon, sponsored din ng Lootbet. Shoutout sa Lootbet. Baka naman mga boss. Pero oy, sabi pala dito ni Pilage, two-time champion na manager. Tandaan yan. Oops, may nakakalimutan ka. Coach din yan. At analyst. Manager slash coach slash analyst. True side ba yun? True side. Civil Wars. Civil Wars. Lugi eh. Hindi 5v5, 6v5, si Pilage, may cheer din sa likod. Siyempre. No? May cheerleader ka na, may coach ka pa dun sa likod. Napapagano, no? Yung sa isa drop, yung halbawa. Yung nag-usap si Fox, pati si Joel sa draft. Nakagano din si Pilage. Siyempre. Nakagano din si Pilage. Pagka nakakapatay. Pag napapatay yung kakapay. Tapos kumagalag yun pag nanalo. Pero anyways, yun nga. Going back mga boss, ayan, nagpapainit lang with the Civil War hype. At ito na tayo ngayon, EG laban sa Fnatic. Well, narinig na natin yung insight ng two-time champ. Ikaw naman, Dan. Draft wise, siguro itong last rock na pick na to para sa akin, mong ito na yung hero ni Jobs. Kasi siya yung isa sa mga position 5 na medyo favorite niya magano. Leshrac 5. Medyo decent sa lane pero ang problema sa isang Leshrac is masyado matakas sa farm. Masyado siyang item dependent. Pero kagandahan naman sa isang position 5 Leshrac, mabilis siya mag-clear ng wave plus may pushing capability, di ba? Teka lang, para position 5 pack mo itong mangyayari ah. Hindi, pack mid. So parang axing ko? Axe offlane yan. So, tingnan natin kung ano yung sagot dito, EG. So, itong Night Stalker, mang hero ni Ramses. Baka nga DJ Axe pa to eh. Clockwork ay say spell. Pwede. Diba? Yung position 3 nila masyado pang magulo eh. Kasi 4 out of 5 heroes, pwedeng ano eh. Pwede mong gawing 3 eh. Hindi, pero kasi given nga na ganyan, post 5 na yun. Katuloy sila mo yung sayo kanina. Templar, RTC. White Spirit, RTC nga. White Spirit, RTC. Laging ganyan yung ginagawa na. Ang ganda na ako, last pick na Templar dito, para sa akin. Kasi matchup wise, kaya niyang bugbugin yung pop. 23 sa salvage. Okay, maganda yung adjust nila. Leshrac mid. Maganda kasi yung Leshrac against TA. Kaya niya kasing yung second skill. Sa matchup, kaya niyang durugin. Kaya niyang may pagkontest sa farm kasi... Naku! 5 yung axe! 5 axe! Okay! DJ! Pack mga boss! The crazy days! Dual mid lane for Fnatic! Hindi kasi ngayon tournament, ang madalas na gumagamit ng pack sa Fnatic si DJ. Pero hindi ko na masyadong hindi, nakikita. Simon. Hindi, si DJ. Palitan niya lagi. Pero madalas talaga nga si DJ. Nakikita ko sa games nila. Pero position 5 ox. Pero ito yung, tanda mo yung last, yung parang Kuala Lumpur Majors, yung si EE na sa Complexity. Yung nag-position, nag-support si EE. Siya rin yung nagpauso ng ox na 5. Kagun di, si Poppy. Mga Sven. Sa pubs pa lang. Pubs pa lang. Pubs ng NA, nakikita nila na si Inag-Axe. Tapos,
ano lang siya, naka-trunkill dalawang bracer, lalakad lang siya, tapos mag-call. Actually, ganun lang talaga gagawin ng isang Axe. Kasi, Axe kaya lang din naman yung ginagawang Tress kasi strong laner. Tapos, kaya niyang maging independent. Ngayon, kung gagawin mo yung 5, pwede niyang maharas yung lane. Magiging mas malakas sila doon sa lane. At yung isang lane naman na sa may off lane, eh, kayang-kaya naman mamain ng isang clockwork. Diba? Ang problema ko lang dito sa position 5 na Axe, okay, malakas siya maharas sa lane. Pero, pag nilagay kasi siya ng, eh, naglagay siya ng, ng ikot, yung third skill niya, anong pangalan yung third skill niya? Yung... Counter Helix yun. Counter Helix. Pag nilagay siya ng Counter Helix sa level 2, mangyayari yan, pag lagi niya naharas yung kalaban, syempre yung creep mapupunta sa kanya, hindi ma, ano, hindi mapapantay ni 23 Savage yung creep equilibrium, di ba? So, madalas, yung push, ano, yung creep, ano, mag-forward. Yung agro, no? Mapupunta sa kanya. Pero I guess ang kukunin lang dito ng isang Axe, first and second. First kumbaga, second. Level, pwede siya maglagay ng ano, ng third level, skill. Pero level 1 lang, no? Or level 2. Pero papriority niya dyan, syempre, yung... Battle Hunger. Mangalala lang siya, manggugulo lang siya talaga. DPS. Hindi ko mag-gets, ba't kaya ngayon si Jobs, mahilig siya mag-boot sa gan? Parang rotation na din eh. Consumable. Yun ang gusto malaman, but yun yung ginagawa na ngayon. Karamihan kasi talaga sa mga ano ngayon, sa mga players, hindi sila masyado nag-i-invest sa consumables right off the bat. More on mobility talaga. Kumbaga, pang follow-up na lang kung kunwari, andyan na yung ano, sige, kuha na lang tayo ng consumables mamaya pag naharas na tayo. Kumbaga, yung efficiency ng gold, yung efficiency nung item, yung time na meron kang boots, mas magkakaroon ka ng advantage. Pero di ko si trip yung ganyan eh. Mas trip ko pa rin maraming consumable eh. Para mas matagal ka sa lane. Di mo kailangan agad early boots as yun, position 5 eh. Yun yung ano, kasi ngayon, hindi na magtatagal talaga sa lane. Kasi karamihan, di ba, umiikot na. Ang bibilis na nilang mag-rotate. Yun yung nakikita natin. So, mostly sa mga supports, talagang pinaprioritize nila yung boots. And mga course yung nakikita kong kumukuha ng mga consumables. Ganyan nagagaya, 23 Savage. Alam nung delegado siya. 200 IQ. Galing. Mga awareness. Dito siya nakita niya ata sa word. Si ano? Yan. Yung Night Stalker, pati si ano. So, good words yun para dito. Sobrang talino. So, I think sa baba, haya na lang ata nila si Arthur na solo lane. Since kaya naman, kumbaga parang middle lane na ano rin yan eh. Naturally, middle lane hero talaga si Boy Spirit. Kaya. So, dalawa yung kalane niya sa may baba, okay lang, kaya niya naman. Pero ngayon, Jobs doing his thing, harassing itong si Fly. Kasi, haharasin mo naman dito itong si Ramses. Masyado makuna, madjunat yan. Kung Axe ka pa lang din naman. Pares strong lane eh, yung EJ. Pares makuna. Kapares strength yan. Pero lugi siya sa harasan yan dahil ano, may headrest nung si Fly eh. Pero si Fly, umaatros ha? Hindi kasi, ano yan, battle hunger. Sabagay. Yun, patay ang manok. Uy, bunga. Up. Ayun, ginawan tapa. yung value ng boots, no? Yung value ng boots, nandun. Siyempre. kung wala siyang boots nun, malaki, eh, malit yung chance na makakuha niyong goron dun eh. Diba? Pero middle lane, last knock versus, EA. Expected na talaga mabubog dito si, ano? Si... Sino? Simon. Mas malakas kasi sa ano, harassment yung ano eh. TA. Yung TA. Pero mas mabilis siya mag-farm. Yan. Pero antayin mo lang mag-level 5 ang isang Lushrak. Or level 6 yan. Or level 6. Pwede ka na patayin yan. Yun lang talaga yung... Habulin niya lang sa gubat yan. Kumbaga, malaki yung chance magkamatayan sila pag level 6. Kaya syempre, yung TA may psionic trap. Dahil mong psionic trap, pwede na patayin si Lushrak. Tapos sa Lushrak na, syempre, may ano na siya, Pulse Nova. Yan. Tapos sure naman, maglalagay siya ng... Wow, taking the first blood. Dito kay 23 Savage, ha? And they're doing it. Alam nilang bata pa yan. Tinitilt nila as early as possible. Tilt alerts. Savage, di ba? And ano, may history na kasi ng ano, natitilt si 23 Savage, di ba? So, mini-make use nila yan. Ano, masama sa pag-tip, di ba? Ginawa nga kaya ni Gaben para... Mantilt talaga. It's easy money. Easy money. Sa Dota Plus. Pero for the meantime, mga chong, ang kaganapan, yung, kumbaga yung first blood na yun, yung Fnatic, malaking bagay yun. Kasi, isipin mo, core yun ang first blood sa kanila. Diba kung titignan natin ang that way. Pero,
Sa kanila wala yun. Diba? At saka si Morbling kasi madali talagang patayin. Pag early level, syempre bawa pala nung level ng attribute siya. Siyempre, no? Nagkakulad yung ganyan. Grabe naman yun. Jabs is falling low. Grabe sa naman. Grabe. Ganda nung ano niya doon. Ganda nung joke niya doon. And mag-i-stack pa siya. Pero yeah, simon, patay. Solo. Ay, hindi. Nandun na siya, ano? Si Grit. Nag-rotate. Hindi na nila inintay mag-level 6, no? Pinatay agad nila. Binignyagan agad nila dito yung Les Rock. Pero, patay 4. Ops. Kumay call yan. Ay, wala. Level 1 na. Parang delikado ata yung map-winner natin. Ha? Pero may tawala ako yung 23 Savage. Yan. Basta mo kasi na nakabigyan ng space talaga ng Toto si yan eh. Savage. 23 Savage, kakapitalize siya rin yung barin. Bilis na mag-perm yung bata na yun. Hindi lang yung kasi. Mag-morphling ng hero niya eh. Diba? Iba yung klase din yan. Magmamaster tier ba yan sa morphling kung di niya alam kung paano maglaro ng morphling? Kundi morphling hero niyan, troll. Ayan. Then, malawak naman hero po niya yan, 23 Savage. Siyempre. Alos lahat naman ng mga carry heroes kaya niyong laruin. Kumbaga ano siya, anong tawag, sobrang versatile niya talaga. Kumbaga pagdating sa Dasasi, kumbaga pagdating sa mga ranking ng ano ng carry, Gabi 23 Savage ako eh. Okay. Sa uno? Sa uno. Sa mga top tier masyadong teams ano talaga. Yun, masyadong OP ang 23 Savage na yun. Pero... isipin mo, bata pa lang siya, ang dami pa niyang room for improvements. Tapos ganyan na siya pagkat maglaro. 18 pa lang? Tama? Pero yun, anyways, mga bossing. Kumusta, kumusta? Baka naman ma-share niyo yung stream natin, di ba? Pag nag-1K share time, pag-giveaway na. Ay, pag-giveaway naman talaga. Pero teka lang, ito na nga, nasip-sip na. Pero, lalaban pa ba ice with the battery suit? And there's the dissimulate. Mabibigyan pa ba dito ngayon si Tropa? Datos! Coming from Crit. But ice. Napakatigas. Ingat, bossing siya, Nini. Ay, ingat. Uwi ka na. Ingat lolo siyan. Ingat ang mga Ingat sila sa iyo. Uwi kasi si Jensen. So bago mag-lockdown. So mga babae sa Jensen, ingat. Yeah. Ingat po sa iyo. Magla-lockdown ka rin ba doon? Magla-lockdown din. Iba ata 'yung lockdown ni Jensen. Lockdown ka sa kwarto. Syempre, magagawa mo sa lockdown, 'di ba? Magpapahinga ka lang. Tama ba? Tama ba? Amay ka lang, bro. Anong oras flight mo? Anong oras flight mo? Ah, bukas. Mga bukas pa pala eh. Magatong lockdown daw. Ay! Ay, ibang lockdown yan. Wala talagang hugutan yan. Aga-aga mo humugot. Ayaw nga. Eh, ayaw nga mahugot. Yan. Ayaw pang humugot. Hindi ayaw mahugot. Eh, siya nang grabe naman. Sa si Raven ba daw? Wala ba daw sa ano mo? Oo, oh, wala ba sa Metro? Hindi kasi si Raven ngayon wala pa hindi pa siya. Parang nag-excel ngayong season. Parang nakikiramdam pa siya. Ngayon season kasi silang dalawa yung nagpapakitang gila si Gabi tsaka si 23 sa amin. Sabagay. Parang sticking to the old meta pa si Raven eh. Hindi pa natin siya nakikitang nagpapakita. Pero kung buhat kasi... Pero sayang no, hindi natin makikita ulit si Raven maglaro. Sa LAN finals. Sa LAN? ESL, no? Naka-cancel. Yeah. Safety push. Safety push kasi, siyempre. Pero, yan. Eto na. Aba lang ng cola. Ice. Falling down. Another one. Cookie. Nang mamu mo. Pero 23 Savage na nanakbo. Ang ganda naman talaga ng cola na yun. Pero teka lang, 23 Savage na mabibigyan pa siya. Dito mo. Nanlalabang pa din. Napakalalim. Delikato yan. Pero wala na ata mana si Ramses, wala rin na ata siyang mangga. Isang void. Ay, wala pa. Allows ng vision eh. Wala pa din vision doon. Pagkamangga, patay ito. Ako si Jobs. Delegate sa sila dito. Pero yung Fnatic kasi bumobelo pa lang eh. Parang nakiyax lang yung natin, yung item. Hindi, kanina lumilipat-lipat naman siya. Ano, lumilipat naman. Dota Summit to. Dota Summit. Ano na to? Tawag dito. Oh, this is the bracket. This is the upper bracket finals of Loot Bet Dota Summit 12. Yo, pero Moon. Ito na nga, tignan natin. Moon! Medyo negado si Amit. Wala na siya ng bracket. Ayan, so paalam muna dito kayo siya ng bahagya. Alright, mga bossing. Kumusta? Network twice. Ang laki ng ano. Alamakan dito ni about 3-2. Samantalang ito si Leshrak 2-5. So almost 800. Diferensya ng goal nila. Hirap yan. Pero si Pa kasi, hindi pa din naman siya gumagalaw dito masyado. Hindi naman kasi siya, ani, as a position 4, hindi naman masyadong malakas gumala eh. Oh. Malakas siya gumala pag level 6 na, di ba? Uy! Another kill naman na. Teka lang, ito na. Mabibigyan pa dito si Abed sa Unitrap will be pop. Pero
ina, nabigay na yung slow and crit, being chased down, pero masyadong malalim. At masyado siya mabilis. Uy! Savage dito. Pero yung Savage, naiwanan ba siya? Uy, waveform out. Pero ano, pag alam ni Ramses, wala na, wala na i-strength pa. Oo. Oh, full strength na yan. Healing spray. Batak na, kumbaga sa ano, sa damit mo, di ba, mapupun talaga. Pero, kita mo, yung pang titilt ni Ramses, very BP. Ewa, alam mong galing sa BP itong taong to eh. May nagturo. Oo, nabatak nun sa BP dati. Kung napapanood yung mga dati. Pero, uy, first 10 kills. Wala na. Si Eugene may kasalanan na, saan di po yun? Delikado to ah. Sobrang ano, sobrang... Buti, 500, 500 lang. Ah, 500. No? Sobrang lamang na ni, ano, ni Abed sa Alin. Yumabit ba kanina? Oh, tumumpak naman. Oo, oh, kaya nga lahat. At even, puro ganun. Puro green kami doon. Dapat pala hindi na ata ako nag-cast. Ay, pero Moon. Oy, there it is. That's us. That's it up. And Moon will be taken down. Napahuksot na nga dito ngayon sa Isai's locking down. Itong si Crit Patay at Silencio, kaibigan. Worth yun? Nakadidibel. That's not oh, really clarity. Worth it for, ano, for ay, fanatic. Ano lang, clarity. Clarity lang pala. Oo. Nalilito ako si ano sa pagki-Templar pag naka-clarity eh kung naka-clarity or naka-didi tapos nag-refract parehas kasi blue eh. Hindi mo makikita ano, no? Mahirap na identify eh. Yan. Pero ngayon itong si RT si napakasarap ng buhay sa bottom lane. Ngayon kung siya makikita mag ano mag Wait spirit carry talaga? Hindi ko alam kung paano sa siya and sa pubs hindi ko masyado ano yun eh parang, paano kaya siya mga item dito? Deso Krita ano, Crystalis parang mid ano pa rin parang mid build pa rin wala hindi naman physical na rin hindi niya iniiba yung meta Savage i-adjust na nila. Ops 23 Savage tatlo nakabang dito ngayon nakuki ng mama mo ito pa nakabang nasaan ka pupunta Avalanche tos pa binigay na at meron pa yatang follow up pero waveform out to may TP sa kawalan pero grabe naman yun tatlo napigilan niya with that possible kill at si Ramses napatay pa dito nitong si Moon good kill for Fnatic para right there kasi 23 sabi siya nang hirap pero maganda yung rotation na ginawa na itong Axe and Destruct kasi pang control ng outpost para at least may makosay lang isa and dalawang bounties makuha din nila diba? even pa yung kaganapan at 10 minute mark kailangan lang talagang strong. Mag early level 60 ito ni ano ni ISSS and siya talagang kailangan gumawa ng rotation sa map kasama syempre dapat sure. Kasama niya lagi si ano si Pac para at least kita nyo may mapitas agad. Shoutouts kay Busalo. Ayan. Anyways. Fanatic fanboy daw eh. Pero yan. Ito nga. Up. Ito lang. Pero, Busalo. Busalo, hindi mo dito. Lokage pa. Pero oy, naku po. Nabigyan na nga si DJ dito. At si Ice. Mamatay si Moon. Pag? Mamatay si Moon sa taas. Ano, Australo. Ayan na, mamatay. Napikit na si Moon. Tingnan natin kung totoo ba mangyayari na ito. Nang at niluluto na siya dito ng sarili niyang mantika. Grabe naman talaga yung the average there. At grabe naman si Nostralo. Pumikit pa yun. Oo, partida pumikit. Partida na mga Seb. Pero buwang si 23 Savage talagang nahihirapan dito ngayon. Pero I think okay naman yung magiging first item niya dito. Pwede naman. Okay lang kasi mag-e-blade siya, hindi na muna mag-early BKB. Kahit naman kasi masilent siya, basta i-blade niya lang sarili niya, parang wala nang burst sa kanya. Yun na iisip ko. Tsaka pag nag-BKB siya, wala siyang damage. Yun ang problema pag-early BKB. Kaya mas okay yung i-blade niya lang muna. Kukulangin sila at si Mundi naman, di pa nakapag-farm. Tsaka wala namang magic na burst yung EG. Kaya gusto ko. Tiny lang, tapos Void Spirit. Pero sa tingin ko, okay lang naman kahit di siya mag-BKB agad. Yup. Kasi nakakatakas naman. Kanina ang daming disable bin ito, nakatakas pa. Kahit blade pa binigay dyan, hindi ko na lang talaga alam. Pero parang ano, medyo nababagalan ako sa... Face na laro. I mean, sa... Hindi, nagdagger na siya ni si TA o si Abed eh. Ano? Usually, pag free farm, 12 minutes, days na yun eh. Pero kasi, napansin ko nagdagger pala. So, okay pa rin pala yung fight. Siyempre. At around 17 minutes ata meron na siyang deso. Or pwede rin 14 minutes. Kasi may pambili na ata siya ng Mitrila yun. Pwede nga 14 minutes, no? Grabe yung siya ito, Roya Bid. Siyempre naman. Tamang support na ka tayo dito. Ah, nila level 2 niya. Ganyan siya nag-trap. Oo, yun. Nagpap na yung smoke. Oh, wait lang. Avalanche toss. Pero DJ.
ako. Dropping that coil, create my goal. Tatlo nakaabang and ayun na nga, nasipsip pa itong si Jabs pero yet up muna. Para kaya ng pangat sa position 5 na Axe, no? Para kaya mo lagi gamitin yung ano, yung yeah. Ano mo, calling cool. Kasi magka-KS mo eh, syempre. Pero tsaka wala masyadong damage doon. Ang baba din, baga talagang oh, dependent sa so threshold. Ayos, hook shot. Is there, pero patay pa din niya. Wala eh. Ano naman to si RTZ, KJ? Papatayin niya si Yanni, si Play. Okay, meron pa. Umarang pa eh. Uy! Robinson! Abed is doing it. Ito na, walang problema. So, tatakas pa daw. Uy, Abed dadad. Versus TJ, ahabol pa nga sa dyan. Pero uy, si Jabs na lang ang kanilang makapapag-tripan. Pero wala eh. Kahit anong kunat ng Axe talaga, no? Hindi nga makunat. Position 5 lang naman. Kung post 5. Kung post 5. Kahit anong kunat yan. Oo, wapakils yan. Si RTZ, aha, mag-heals muna siya. Maganda pang setup mo dun sa anong Vader Remnant. Tapang setup mo na rin nung ano, nung silence ni Nice Law. Ang dami. Diba? Ang dami nga nilang pan setup dyan eh. Sobrang efficient. Hindi, makakaligtas yan. Sina. Snapper, snapper. Armor playing. Siyempre na, Australu yun. Pili ko lang, ahabulin siya. Nice Law kayo. Oo. Saka yun yung snapper, saka tayo. Hula lang boss. Hula lang. Specific na hula yun. Natingin natin. Siyempre, siyempre. Which is good. Oo. Pero 14-4 ha. Yung Fnatic dito. Hirap na nga dito sa ating 13-minute mark. Pero, ayun nga. Si Morphling kasi yung isa sa magiging susi ng Fnatic. Ay, 14 minutes less. Si Lash Rock, mayroon naman na boots of travel. Pero ang problema kasi, nag-boots of travel siya. Pero, saan siya mag-farm? Medyo mahirapan siya mag-farm kasi kontrolado ng... Eh, yun na nga! Naku po, teka lang. Speaking of control. Hello! Ah, maboy na. Wala pa. Mahirap na. Up. Pero, yun nga, as you were saying, si Leshrac, nag-boots of travel, pero hindi nila kontrolado yung mapa. Kaya parang, medyo mahirapan siya mag-farm. Yan. Pero, yung investment, no? Parang wasted investment. Early rush. Jason na kasi yun. Maganda yan. Ito mo, tunaw talaga dyan si Roshan. Isang ay, ano na, umaga na. Pwede yata i-contest na ano, Fnatic. Pwede, kaso isang hindi naman alam eh. Or kahit nakakaw lang. Meron na silang information. Ay, ayun na. Hookshot might be up. Ayun na kawal. Hindi na i-contest. Ano yan? Nahirap na din eh. Masyado din ano. Tsaka si Morphling, wala pa din yung sabi lang magagawa eh. Wala naman siyang farm eh. Wala pa masyado. Wala pa siya E-Blade. Yo. Diba? So mga chong, baka naman ma-share nyo yung ating stream at mag-bet na din kayo sa loot.bet. Teka lang at mga si Jabs, naitos na. And there we go. So now, si Axe dito ngayon. 15-4 score. Talo first 10 kills si Dan. Oh. Eh, ganda. Si Dan talaga. Ba't ako ikaw nagpindot nun eh? Oo, si Jin yun. May sarili ka mo. Oo, pinapatalo nyo eh. Grabe nga yun, boss. Green days ka dun. Hop. Teka lang. Kentro nga, waveform out para kay 23 Savage. Ah, patay. Patay. Why yan? May tiny. Oo nga, no? Ito yun. Hop. 23 Savage in the silence. Patay. Mabibigyan ba? There's that os. At makakatakas na ba? Grabe naman si Nostral. Basic lang. Siyempre. You wash up. Oh, green days ba yan sa bet? Kundi yan, Nostralo. Di ba? Kaya ganun na kami sa loot.bet. Kung gusto nyong mapaabot sa ganung amount yung mga pang-bet nyo, eh, kung kasing galing nyo si Alo, mag-predict. Double your winning. Siyempre, double your winning siya. The bonus code na Lupon. Siyempre, basic na basic yan. Saan tayo bibili ng item? Kung gusto nyo ng items lang ang pang-bet, siyempre. Ano yan? Siyempre. Basic lang yan. Let's bet lang yan. At last tape secure tayo dyan mga boss. Diba? Tapos pag meron na kayong aircon, pamplip nyo na yan. Habang nag-i-enjoy dito kasama sa amin, nanonood ng mga Dota matches. Use the code LuponWX. Yung ano, yung tipong inip na inip ka ng ano, pumusta na hindi pa tapos yung laro. Diyan ka mag-ano. Diyan ka mag-pumusta. Siyempre. Oo. Tapos pag nagpapapanalo ka, at least may pandagdag ka dun sa pamplip naman. Tapos ibenta mo sa Let's Bet. Ah, pwede yan. Pagkabenta mo sa Let's Bet, eh, basic na talaga. Nagpapaykot. Ah, maganda yung item ni ano mo. Nag-save that din siya. Para di siya ma-burst down. Okay. Mostly physical sila, pero teka lang, there's the Yules. There's the Mortimer's case. Go Scepter ka. Kevin, pero grabe naman yun. Go Scepter ka doon. Para mong pinatay yung sarili ko. Pero si Fly. Iba nga ang nabigyan dyan. Jabs na hanhabol dito ngayon. Patay si Jabs. Masyado nang mataba yung ano, Nightstalker pati yung Templar. Oh. Hirap ng pigilan. Tsaka maganda rin yung ano dito, itemization ni Ramis. Alam nilang ano eh,
patay sila ng patay ng hero, so sulit yun. Yung best dito para sa kanila. Yes. Tsaka pangontra mo na ng kaya na lang kay Morbling. Morbling. Oh. Grabe rin mag- pati kay Clockwork, para man lambot din. Napaka-Nahatma napaka dun yung... Kontra sa lahat. Ayun, oh, pop! Pop! Avalanche. Wala. Walang mauna. Tama yeah, na makiauti. Yan ang mahirap sa Clockwork pag ano, hindi ka masyado nakakuha ng kill eh. Medyo mabibayin ka talaga sa farm. Ano ba item ng Clockwork? Di mo ano, makiauti. Ay, sorry. Luigi pala. Ah, nagreklamo? Nagreklamo? Ah, Soul Ring. Tapos, ano yun eh? Para sa... Eka? Para sa akin, yung TLT na lang talaga. Parang di maganda yung Meike eh. Parang mas gusto ko yung ano. Alin? Ano? Parang pipe, ganun. Pipe? Hindi, wala kang... ka magpa-pipe dyan, puro sa physical oh, yan. Wala masyado ipa-pipe dyan. Sira ba hulo mo? Si Snapper lang ipa-pipe mo dyan eh. Oo, oh, Snapper lang. Meike talaga mas maganda. Tsaka kailangan niya na... After Meike, baka mag-4-stop siya. Meike 4-stop, save no. Tapos Aga names. Hindi ko kailangan ng blade mill dyan eh. Wala. Iiyak ka dyan. Sino lang papalo dyan? Si Abid lang naman papalo dyan eh. Madidilit ka dyan. Ah, Abid, may void spirit pa, besyo. Masakit din yan, physical yan eh. Pero 23 sa average, pinagpaplanungan. Pero may Ghost Scepter to, medyo mahirap. Lala silent si Savage. Ghost Scepter lang yan. Basic. Kailangan natin ng nullifier dito ni Abid. Yan. Kasi nakikita na dalawang heroes dito, dalawang core may Ghost Scepter. So, sulit nullifier dito. After BKB siguro. After BKB, auto nullifier yan. Maganda, maganda nga yan. But, ang Fnatic dito, mukhang makakahinga pa naman. Pero Dan, ano ba tingin kung magagawa nila para makabawi dito? Okay, pero wait lang. Oy, wala. Patay dito si Jams. Set up, isimulate, madidilig ba? And Ramses dishing out enough damage to finish off Jabs. I think kailangan gawin dito ng Fnatic. Kumbaga, dito mama. Ano lang talaga? Rat. Dota. Yun naman yun naman yung parang 40 ng lineup dito Fnatic. Parang ginawa nila kanina yung kalaban nila yung Liquid, di ba? Hindi nga sila nag 5v5 ano dun eh. 5v5 na lang. Teamfight eh. Mm. Puro rot lang ginawa. So I think yun lang kailangan nilang gawin. Tapos intayin lang siguro nilang mag-umaga. Kasi I think pag nag-umaga na, pag nag 20 minutes mark, mawawala na rin yung Aegis ni Abed eh. Pero Avalanche lang. Hindi siya napag-transport. Hindi, sinamantala yung ano, no? Sinamantala lang yung pagkakaano niya. Go safer niya dun. And ang ganda ng anticipation ni Tiny na mag-advance siya dito ng kanyang Avalanche. And na-delete niya nga dun yung Morphling. Pero yun nga, ang hirap kasing umiwas sa ano, sa teamfight ng... Ano na Fnatic, given na yung kalaban nila is... Teamfight-oriented. Kaya sobrang ahead na. Pero ito... Speaking of daytime, ito na yung atay ng ano. Kakapitalize sila to. Pero may ano, may panggabi dito. Pero wala si Clockwork dito, walang initiate. Yun lang. Sa tingin ko dapat nandito si Clockwork eh. Kukunin lang nila yung outpost diyan. Pero alam na ng EG na smoke yan, syempre, di ba? Walang lead detect eh. Pero kita mo ha, yung EG dito, apakil sila. Naka-steady lang sila dito. Ay, sa maganda yung ginawa dito ni Crit. Titingnan niya kung may medyo magiging greedy. Oh. Na may mag-push out pa na lane sa may top, tapos pwede may mag-keep na isa. Nako po. Ay, pero, may bonus pa. May nakuha siyang anong bounty. Which is, diba? Top of swerte mo naman nila lang. Nako po. Moon. Patay ba yan? Nato sa... Patay ka, tabi. Si Wap ah. Ops. Hindi, masyado ba din makulat yung tiny na yan? Yan. Pero andito kasi si Void Spirit eh. Oh! 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 That was, and there they go. They wanna fight patay to. At Moon. Ayun, nabigyan dyan sa top lane. Ah? Oops. Ah? Oh? Ah? Anong may gagawa nyo? Pinapatagal lang. Wala, pinapatagal lang nila. Patay to nila sa Bulacan. Hindi kasi. Patay dyan sa Malaysia. Ay, pero. Jobs. Oh. Hindi, kasi wala na din naman talagang tatakbo ng isang Lishrak. Sige, hindi nga magsasalita. Ewan ko parang di ko trip yung ano, sing ko na Axe. Pero kasi walang ginagawa kasi sa laro eh. Sa laning stage lang, kumbaga si Axe kasi parang ano lang, andahing lang yan eh. Oo. Laning stage wise, kaya mong ay, kumbaga, kaya niyang i-secure yung lane. Pero kasi, di naman niya na-secure yung lane sa white top. Kasi, kaya the best din namatay si Ian eh, si Morphling. So, yung Axe talaga, ngayon, medyo walang kwenta. Parang 4v5 dahil. Parang ganun yung dating eh, parang apat kayo immortal, tapos nagkabigay ng Archon, ganun. Di, kaya si, ano, si, pag dito, si DJ, hindi niya din magawa yung usual DJ things niya. Usual DJ things niya. Kasi sobrang ano talaga, ahead ng ano dito, EG. Tsaka, syempre, eto si Night Stalker, pag na, Ayan. Mangkiao King. Pero ayan, going back to the ball game mga boss. Ayan, Kiaoti Kun. Shout out kay Sir Mike na may daily Mangkiao Goats.
Si Sir Mike magawa. Ay, si Sir Mike. Oh, si Sir Mike nag-edit. Daily Couts. Daily Couts. Daily Couts. Mr. Daily Couts. Oh, pero smoke out. Itong ano, ito. Kamasama na sila. Hindi kasama sila Shrek, pero may boots of travel naman to. And mong gagawin nilang bait to sila Shrek. Siguro, natin kung aagad tong EG. Ay, smoke to smoke. Okay. Siguro maganda yung ano, yung magko-call dito si Axe, tas may coil. Tapos puputulin. Pero kasi ang hirap pa ng ganun. Ang hirap pull. Oh. Ang hirap i-pull off kasi syempre sobra. May crippling fear eh. Sobrang hirap nga talaga nito. Pero ang EG ba may magagawa dito ngayon? Kumbaga, syempre kailangan nila talagang maging ano dito eh, maging vigilant. Kasi kahit na lamang sila dyan, pwedeng-pwede pa rin makabawi ang Morphling tsaka Lushra kahit ano sabihin mo dyan. Pero kumukunit na rin yung Lushra, 2k HP niya, nakuha niya rin yung 15 strength sa talent rin niya. May pupil skip din siya, so ang taas na ng HP. Pa-skip! Ayan, okay. May double damage RTC ah, nakabote ah. Pero hindi naman masyadong nakatakot yan sa Witch Spirit. Nakatakot yan kay TA syempre. Yun pero ayun, next item yes. Dito ni 23 Savage, kailangan talaga ng BKB. Mm-hmm. Oh. Ay, pero nakuha yan. Ayos, magkakit na sila dito. Pero magpapag-game ba siya dito ngayon? Nadinig na nga po ako. Choke shot pala yun. Pero teka lang, papalag pa rin naman sila dito. There's the call. Kaso ito na naman po yung Mortimer's Case. Sligtas, sligtas. Itong si Tropang Fly, hindi siya magalaw-galaw. Jumps it fall down. Pero 23 Savage. Was bursted down as well. A bit with that kill. At mukhang may isusunod pa sila dito ngayon papatayin. Pak, si pwede Pak. Bang magusto dito ngayon? Ba nila? He's falling low and there goes Ramses finishing him off. The GG will be called right away. Alam na nila wala na silang gagawin eh. Sa engagement na yun eh. Wala talaga. Hola. Hindi, matchwinner naman siya natin eh. Ay, sabagi. So pag bumawi dito yung panati. 2-1. 2-1. Game 2 at game 3 pwede pa. Ayan. Pero with that being said, no? Namasakir talaga mga bossing. Laning wise, alos lahat ng lane nila. Basang-basa. Hindi, hindi nga alis eh. Lahat talaga ng lanes nila, napanalin nila. Yeah. Sobrang snowball siya, bet yun, 8-0, di ba? Oh, pero ba, perfect game sa side ng EG. Perfect na perfect talaga. Oh. Pero game 1 pa lang yun. Ah, game 1 pa lang game naman. Game 1 pa lang yun. Makikita pa natin sa game number 2 kung makaka-sweet 2-0 ba ang ating Evil Geniuses or makabawi pa Fnatic para maka-pull off ng game number 3. And bago ang lahat mga boss, magbabalik muna kami para sa game number 2. Diyan muna po kayo. Peace out.